Good evening guys, again it's Chip Bulo. For today's video, mag-a-unbox po tayo ng DJI Pocket 2 Creator Combo. Guys, bago natin ipagpatuloy yung pag-unbox ng DJI Pocket 2, sa mga baguhan pa lang sa channel ko, please like, share, subscribe, and pakihit na rin sa notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na video ko. Guys, again, it's Chip Bulo. Welcome back sa aking channel. Bumuksan ko na, so panoorin nyo guys. So, pagka gumamit ka ng microphone, ito yung transmitter niya. Dito siya bali ito yung wireless na microphone. And ito yung magta-transmit. So, ito yung mic. Ito yung transmitter. Kung hindi ako nagkakamali, transmitter to. Tapos ito guys, kinakabitan ng yung tripod niya. So, dito yan. Sa ilalim guys, kinakabit. Ito yung DJI. Oh my God! Wow! DJI Pocket 2. So, ito yung cam niya. Yan. Naka-on kasi to. Bali ito na yung nagko-control dito sa cam. Tapos pag hinahawakan mo hindi na siya makaikot kasi hinahawakan mo. So may tendency na masira ito kasi mapupwersa yung yung pag-moving niya. So pinakamasilan ito naga kung saan yung naka-focus yung tawag nito. Yung nakapokus yung cam sa object, doon siya pupunta, doon siya nakatutok. So guys, pinaka-ilalim niya, kung hahawakan mo lang ganyan, kung hahawakan mo na ganyan, pwede nang hindi mo tutanggalin yung nasa ilalim. Ganyan mo lang naman kung halimbawa magagamitin mo mag-vlog ka, ganyan kung magbibideo ka. Pero kung gusto mo siyang ilagay sa sa tripod, tatanggalin mo itong pinaka-ilalim. So ayan guys, natanggal. Ilalagay mo siya dito. Ayan guys, yan. So ayan na siya. Tayo na siya. So ngayon, kung gagamitin mo yung microphone, halimbawa magbibideo ka dyan, tapos gagamitin mo tong microphone, wireless microphone. So ilalagay mo lang dito siya, ilalagay mo lang dito sa yan. Tapos tatanggalin mo ulit yung nasa ilalim. Minutes later. So napakahirap tanggalin guys, napaka sikit. So ito guys, ito yung transmitter ng microphone, yung itong USB, parang USB type, tama ulit ito para hindi siya masira. So ayan guys. So ayan na na siya. Kabit ko na. Tapos mo yan kasi mayroon na siyang butas sa ilalim. So pwede mo na siyang ilagay yung tripod dito. So ayan guys. So ayan na, nailagay mo na. Pwede mo na siyang What the f- patayo ganyan. Kung gagamitin mo, mag-video ka ganyan. Ayan. Tapos ngayon ito yung may isa mic niya. Automatic na pipick up na dito yung salita. Gamitin mo, mas malinaw yung boses mo kaysa built-in dito na mic. So mas maganda ito yung gagamitin. Tapos kung nasa maingay, tanggal yung ingay itong
parang balahibo ito. Ito po yung nagpapatanggal ng ingay. So, i-kukunik mo lang to dito sa ano niya, dito sa ulo-ulo ng ano, ng microphone. Ayan, kukunik mo lang ito. So, ayan na siya, guys. Ayan na. Ayan ang purma niya. Kakakabit mo dito. Ang purma niya, guys. Ayan. Pag nagsasalita ka ganyan. Ito siya, guys. Kung halimbawa iPhone yung gamit mong cellphone, iPhone. Ito yung ikukunik mo dito. Bali, itutulak mo lang to ganyan. Dito mo ikukunik siya dito. Dito mo ikukunik. Ilalagay ito. Ganyan, tutulak mo lang, tutulak. Ganyan. Okay, tapos. Pag iPhone, pwede mong isaksak dito yung cellphone sa iPhone. Pwede mong isaksak siya para makita mo yung galing niya. Medyo mo sa cellphone para lumaki yung screen. Nice. Kasi dito, maliit yung screen niya. Maliit yung makikita mo. Pag nasa cellphone kasi, malaki yung ano, makikita mo ng binidyo mo. So, iPhone siya. Pwede siyang gamitin sa iPhone. Meron din siya. Life in a world that keeps... Sa Android. Susumbok natin sa Android. Ayan, sa Android, itutulak mo lang ganyan. Ayan, itutulak. Saksak lang yan sa cellphone na ganun. Tapos, habang nagbibideo ka, makikita mo sa cellphone. Makikita mo siya sa screen dito sa cellphone, screen. Makikita mo ganyan, makikita mo. So, hindi siya pwede. Kasi, yung butas niya maliit, hindi pwede. Tapos, ito siya, charger. Itong isa, charger. Itong isa, saksak mo lang sa charger. Para mag-charge, saksak mo lang dyan sa ano, yung may dito may saksakan, charger, charge mo lang, ganyan, charge. Tapos itong isa para sa ano, para sa cellphone din tong isa. Ito para sa cellphone. Para halimbawa mag-transfer ka ng ano, video. Pwede mo siyang ano, pwede rin sa laptop ito. Yung cord na yan. Yan. Itong lens na yan. Ilalagay mo dito sa ano niya. Dito. Wide pa yung makukuha niya. Mas malapad pa yung makukuha niya pag ikabit mo tong lens niya. So, ayan lens. Ito yung pinaka-remote niya. Parang gusto mong iikot yung camera. Ganon. Gusto mong i-move para kaliwa. I-move kanan. Tapos gusto mong ipaikot yung camera. Ito yung ano niya, parang pinaka-remote. So, ganito lang din pagkabit niya. Lang, ganyan. Okay. So, naikabit mo na. Naikabit ko na. Ganyan lang siya, guys. Ganyan. So, i-on natin yung camera. I-on natin para makita natin kung gagana ba siya. Purma niya, guys. Tapos, i-on natin. Ito yung on, switch on niya sa gilid. Ito, switch on niya. So, ayan guys. So, yung, halimbawa, dito yung nakapokus yung camera. Kasi dito nakapokus sa harap ko yung camera eh. Dito nakapokus kasi may tracking device yan. Kung saan yung gusto mong i-track yung camera na yan, iikot. Iikot yung camera na yan. Gamitin tong pinaka-remote niya. I-move mo lang. Gusto mong paikutin ng ganon, i-move mo lang to. Ayan, yan guys. Umiikot siya pag ganun mo. Umiikot. Nice. Ikot yung camera. Paikutin natin hanggang sa likod. Pwede. Ayan, kita mo nga guys. Umiikot. Ayan, umiikot yung camera. Kita nyo, umiikot yan. Maganda po siyang gamitin. Tsaka... ka rin mahihiya pag nasa labas mo gagamitin, magbibideo ka. Kasi maliit lang siya eh. Parang laruan lang. Ayan guys. So,
So, ang importante hindi mahawakan itong nasa taas. Itong nasa taas kasi pagka gumalaw yan tapos hinawakan mo, mapupwersa itong ano, baka masira. So, pag i-video mo, pipindutin mo lang itong ano, itong may red color. Ayan, sample. Ayan, naka-recording na siya. So, ayan guys. Ayan, naka-ano na yan, naka-video na siya. So, pag i-hinto mo lang, ipindutin mo lang ito. Ayan, hinto na siya. Tapos, gusto mong yung cam niya, nakaharap doon. Gusto mong yung cam niya, babalik mo sa'yo, yung naka-focus sa'yo. Tatlong beses mo siya, ipindutin ito. Tatlong beses ito pindutin para yung cam haharap ulit sa'yo. Halimbawa, dito yung cam mo sa likod, babalik ulit sa'yo pagka pinindot mo yung tatlong beses. So, ayan guys. Yan lang siya. Paliit. Guys, na-share ko na sa inyo yung kunting kaalaman ko kung paano gagamitin yung DJI Pocket to. Kung mayroon kayong katanungan, just comment down below. Or mayroon kayong ma-share, may dagdag sa tungkol sa mga sinasabi ko, yung paggamit ng DJI Pocket to, just comment down below also. And then para ma-share natin sa mga gustong gumamit ng DJI Pocket to. And then sa box po ng DJI Pocket to, mayroon siyang specs. And then mayroon siyang manual para guide kung paano gagamitin. And then mayroon siyang ida-download na apps para sa cellphone para magamit ang DJI Pocket to. Para sa iPhone, punta lang kayo sa Apple Store and then i-download nyo yung DJI Mimo apps. And for the Android, punta lang kayo sa Google's Play Store and then download DJI Mimo apps. So guys, thanks for watching and then see you for my next vlog. And ingat po tayong lahat and God bless.